Ala, sayang ang nabili mong bottom bracket. Mali ang size. So yun, what's up sa inyo mga Kalodi Cakes? For today's video, pag-uusapan naman natin ang size ng bottom bracket na square type. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga solid followers natin dyan, solid viewers, shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo mabanggit isa-isa dahil dumarami na po ang ating viewers. Maraming pong salamat sa pagpatuloy na pagsuporta nyo po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo dahil sa inyo po nandito po tayo at sana po ay patuloy pa po ang pagsuporta nyo po sa ating channel. So yun mga Kalodi Cakes, balikan natin at pag-usapan na natin yung square type na size ng bottom bracket. So yun mga Kalodi Cakes, siguro ang ilan sa inyo ay nagkamali na rin sa pagbili ng size ng bottom bracket. Ano nga ba ang size na bottom bracket na dapat natin gamitin sa 1x, 2x, 3x na crank? So yun mga Kalodi Cakes, bago natin ipagpatuloy yan, ipakita ko muna sa inyo kung ano ang mga size ng bottom bracket. So yun mga Kalodi Cakes, Submit po ito na brand. Ito po ay sealed bearing na. Ano-ano ba ang size ng mga bottom bracket na square type? Gaya po ng hawak ko, ito po ay 110, meron pong 113, 115, 117, 118, 120, ito 120, 122, 124, 126, at 127. Ayan po ang karaniwang makikita natin sa mga shop na binibilhan po natin. Meron pa po mga Kalodi Cakes na 107 pero madalang po nating makita yun sa shop. Karaniwan pong ginagamit yun sa mga Pixie. So yun mga Kalodi Cakes, siguro yung iba napanood na po sa short video ko na mali ang nabiling size ng bottom bracket. Kaya ang nangyayari po, sumasayad po yung chainring sa kanilang frame. So yun mga Kalodi Cakes, ang tanong po ay ano po ba ang dapat nating gamitin sa ating crankset na 1x, 2x, at 3x. So yun mga Kalodi Cakes, unahin po natin ang crankset na 1x. Ang alam po ng karamihan at ang karaniwang pong nakakabit po sa ating bottom bracket kapag 1x po yung ating crankset ay 110mm. So yun mga Kalodi Cakes, meron na rin pong nangyari. May nagpakabit po ng bottom bracket. Ang nangyari po, sabi niya 110. Ngayon, hindi ko na po dinouble check at ikinabit ko na po yung BB. Direkta ko na po ikinabit siya. So ngayon, ang nangyari po, nung pagsalpa ko po ng crankset, sumasayad po yung kanyang chainring. So yun po, mga Kalodi Cakes, binaklas ko po yung bottom bracket, tapos sinukat ko na po yung kanyang lumang bottom bracket at masyado pong malaki yung clearance o masyado pong malaki yung pagkakaiba ng sukat na ikinabit ko po 110, tapos ang nakalagay po dun sa kanyang stock na bottom bracket ay siguro nasa 120. Ngayon nagkabit, nagtry po akong magsukat doon ng 118, mas mahaba pa rin po yung awang niya na sa 118 na bottom bracket sa luma niyang bottom bracket. Ngayon ang ginawa ko po at meron po kaming stock na 120mm na bottom bracket, kaya ang sinalpa ko po doon ay 120mm. Pero kung makikita niyo po sa short video ko, meron po siyang konting-kunti pang haba yung stock niyang bottom bracket. Kung makikita niyo po sa short video ko, halos konting-kunti lang po yung allowance niya, awang niya. Ngayon, yung iniisip ko rin po, kung halimbawa naman po na magkakabit ako ng mas mahaba pa, 124, baka naman po mag-cross-chain. Minsan po kasi nagko-cross-chain po yung bottom bracket, kaya po nawawala rin po sa tono. Kaya kailangan po talaga na tamang-tama po yung sukat ng bottom bracket na mabili natin. Kung masyado naman pong maikli, sasayad po yung chainring sa frame. Ngayon, kung masyado namang mahaba yung nabili nating bottom bracket, pwede naman po siyang mag-cross-chain. Kaya kailangan po, saktong-sakto po yung mabili po nating bottom bracket. So yun mga Kalodi Cakes, pag-usapan naman natin yung 2x na crankset. So yun mga Kalodi Cakes, ano ba ang dapat nating gamitin na bottom bracket sa 2x? So yun mga Kalodi Cakes, base sa experience ko, kapag ang 2x na ginamit nyo, 50 teeth yung malaki,
Tapos yung maliit niya ay 42 teeth, karaniwan, ganun po, o 40 teeth mahigit, o 38, ganyan. Ang ginagamit na po naming bottom bracket dyan ay mas mahaba na po ng konti. Kung halimbawa ay 118 or 118, 120, kasi kapag po malaki na po yung chain ring, 42 teeth o 40 teeth, sasayad na po yun sa ating frame. So ngayon, kung maliit lang naman po na chain ring para sa 2x, pwede na po tayong gumamit ng mas maliit na bottom bracket gaya po ng 115, 113. So yun mga ka-Lodi Cakes, pag-usapan naman natin yung 3x na crankset. Karaniwan po sa 3x na crankset, ang nakalagay po dyan na bottom bracket ay 118, 120, 122. Yun. Mas madali pong mag-ano sa 3x. Pero mga ka-Lodi Cakes, depende pa rin po yan kung mapapanood nyo po yung last upload ko tungkol kay Sagmit Evo 3. Magkakaiba po yung sukat nung pinaglalagyan ng bottom bracket. Meron po silang maikli at malaki ang sukat nung pinaglalagyan ng bottom bracket. Depende pa rin po yan mga ka-Lodi Cakes sa swing arm po ninyo o yung ganito. Minsan po meron pong mas malaki yung buka nitong swing arm po ng bike po natin. Kagaya po nitong bike ko, medyo malaki po yung buka ng swing arm. Kaya kapag halimbawa po, yung pinakang dulo po ng ating 3x, medyo malaki, o 2x, sasabit na po sa ating frame o dito sa swing arm. So yun mga ka-Lodi Cakes, bago ko po ipagpatuloy yung video ko, disclaimer lang po, ang lahat po ng aking nasabi sa video na ito ay base lang din po sa aming experience dito sa shop. So yun mga ka-Lodi Cakes, tips ko lang, kung bibili po kayo ng bottom bracket o kung kayo na po yung magkakabit, kung kaya po nating tanggalin yung ating bottom bracket, mas maganda po meron na po kayong sample ng size ng bottom bracket or makikita nyo naman po dun sa luma yung bottom bracket. So ngayon mga ka-Lodi Cakes, kung halimbawa naman po na nagpalit kayo 2x kayo dati or 3x kayo or nag 1x po kayo ng crankset, nag switch po kayo ng into 1x na crankset, mga ka-Lodi Cakes, tingnan nyo lang din po yung size ng inyong pinaglalagyan ng bottom bracket kung medyo maikli. Kasi kung medyo maikli po yan, tapos yung swing arm nyo po ay medyo malaki yung buka, baka sakali po kasing sumayad yung 110 na bottom bracket. Kaya ang kailangan nyo pong gamitin dyan ay 113. Pero syempre, kailangan nyo rin pong tingnan naman yung inyong sprocket. Kung halimbawa naman ang inyong sprocket ay ang gagamitin nyo ay mga 10 speed. Lalo na kung halimbawa ito ay 50 teeth, baka naman po siya mag-cross chain. Kaya mas maganda po mga ka-Lodi Cakes, kung kayo po ay nag-aalangan, mas maganda po na dalhin nyo na lang po sa shop na mas malapit sa inyo or kung may madaanan po kayong shop. Kasi mas mahirap po kapag bumili kayo ng bottom bracket tapos nag-alangan po kayo or mali po yung nabili nyong bottom bracket, sayang naman po ang inyong pera kung sakali po na mali po ang nabili nyong bottom bracket. So mga ka-Lodi Cakes, hanggang dito na lang po yung ating video. At kung medyo naguluhan po kayo sa pagpapaliwanag ko po ng size ng bottom bracket na dapat po natin gamitin, pwede po kayong magtanong, comment below lang po kayo. So yun lang mga ka-Lodi Cakes, at maraming po salamat sa inyo at sa pagsuporta nyo po sa ating channel.